Good morning, good evening sa ating mga friends. Kamusta kayo lahat? Tayo ay ngayon live na sa ating live show for tonight. And our date is February 28. Happy Valentine's sa mga nag-Valentine's. At sa mga hindi, good luck next year. Okay, kamusta kayo lahat? Soundcheck muna tayo kung narinig ba ako. Diba? So that before tayo mag-start, malinaw. Okay? So sa mga lugar-lugar, kamusta naman kayo kung nasa man kayo? Asan kayo ngayon? Type nyo naman kung ano yung lugar nyo ngayon, location. Ako ngayon na ako nandito ako sa Pilipinas. I'm excited na para sa ating live event. Also, gusto ko pala bating kayo lahat. Dahil marami akong magandang announcements later. Okay. Pwede yan ng i-share to sa wall nyo. Kung kaka-tunein mo lang, pwede mo na i-share. Pindutin mo yung share para maparoon ng ibang friends, ibang kagrupo, mga downlines mo, leaders mo, kaya sa group chat nyo. Dahil ang topic natin for tonight is how to build lasting relationship sa network mo. Okay? Lalo na maganda tong lesson natin for tonight is lalo na pag na-attrition ka or malaking grupo mo tapos gusto mo i-maintain yung relationship ganun. Okay. Okay, so kung nasa ka man ngayon, kamusta ka? Ano ba yung ginagawa mo? Kumain ka na ba? Ano location mo? Kung meron kang gusto itanong before tayo mag-start, may gusto kong batiin, i-type mo lang dyan para makita natin. Okay. Sa mga excited for our topic for tonight, type nyo nga dyan na I am excited. Yan. So, gusto ko lang kamustahin si Rani Kasif from Jeddah, KSA, kay Merle de la Cruz, kay Marilyn Ladrito from Singapore, Mila Talana from Cairo, Egypt. Okay. Kay Divina Garcia sa Bicol, and si CG Gitenta sa Cebu, Mafay Aves from Jordan, kamusta kayo dyan? Kay Lers Patino, Hong Kong, kay Queen Kansanay, kay Chris Belen, kay Angelo Fronteras, kamusta kayo? Kay Kyle, kay Lynn Comendador, kay Jenny Sembrido. Okay, so ayan, kamusta naman kayo ng previous week? Ano naman na ginawa nyo?
yung mga latest sa buhay nyo. Ano ba ginawa ko this week? Ano ginagawa ko? Nag-prepare ako para sa ano, sa brightest day training for tomorrow, kasi 3-day training yun. Actually 4-day siya, pero in 3 days straight, then yung on the 4th day, ibang date siya. 3 days training ko, kasi prepare ako for brightest day. Marami kasi mga dadagdag na bagong topics, yung mga updates, at the same time yung mga skill level na mag-attend, sigurado ma-upgrade siya sa mataas-taas na level of persuasion and influence. Ayun ang tinuturo ko sa brightest day. Paano ka lalong maging ma-influensya, paano ka lalong maging people person, charismatic, makuha mo attention ng mga tao, ganun. So, kung ano, student kita sa brightest day bukas, di ba? Comment ka naman para malaman ko na darating ka bukas. Okay? Sa mga hindi pa nakalam ko ano yung brightest day, check nyo lang yung page natin. Yung brightest day para to sa mga taong nahihirapan, kumausap, nahihiya, shy type, walang ma-recruit, ganun, hindi marunong magbenta. Kasi maraming magagaling mag-talk, magaling magbenta, magaling sa sales. Pero hindi nila alam paano yung ituro. Yun. Hindi ko kasi basta-basta matuturo yun eh. Okay? So, yun ako ituturo nun. At the same time, kung nakikita niyo yung wall ko, nakausap ko yung founder ng Asian Networkers Convention and Expo, si Shahil. Papasalamat. I would like to thank Shahil for inviting me to talk sa ANSE 2017. So, kung hardcore networker ka, kita-kita tayo doon. Marami akong mga revelation na sigurado maraming tatamaan. Okay? So, ayun, babatiin ko pa yung mga iba. Si Connie Nares, Falcon Billionaires International. Si Aisa Baronda, Kuwait. Okay, kay Lizette Cangente, Zamboanga. Kay Presi Kanchit, Bunkin, QC area, si Marites Ligaspi, Lebanon. Yan, so, ba't ako yung invite sa ANSE? Ano daw, nakita nila na maganda daw yung mga tinuturo ko, generic, wala akong pinapanigan na kahit anong company. At the same time, pareho kami ng vision na gusto namin makatulong sa mga tao, lalo sa mga nag-i-start, lalo na na hindi nila alam yung ginagawa, diba? Kung paano palakihin yung network nila. So, ayun. So, ayan. Merong training bukas sa 3 days ang mga ganap sa Ortigas. Kung hindi mo pa alam kung ano yun, gusto mong sumali, pwede mong kontakin si DM Shop, no, or PM mo ako, diba? Para mag-usap tayo. Ayan. Si, batingin ko rin si J. Chris Sinota, si Joy Paginto from Saudi. Kung makatunin mo lang, oras na para pindutin mo yung share sa wall mo para makita ng mga downlines mo, mga leaders, so start na tayo. Pwede nyo i-share sa mga groups nyo, sa group chat, ganyan. Kay Felma Frondosa from Hong Kong, kamusta? Kay Roldan, Ganadem, Dynamic Minds International. Si Julius Atencio, watching from Tarlac. Si Amy Tanghal, diba? Hawks Empire. Irene Yeronimo from Egypt. Okay, Philip David Caloocan, Nanette from Hong Kong. So, kamusta kayo lahat? So, ayan, ayan yung mga updates ko for the past week. This week, start na ako bukas sa Brightest Day Training na 3 days. Next month, nasa Davao naman ako. Tama ba Davao? Yes, Davao. Pero before Davao, Boracay muna pala. Ayan. Sa 26-27, nasa ANSE ako, I'll be one of the speakers. Kasama ko back-to-back yung mga international speakers na magto-talk doon. Exciting. Okay, sa mga kakatunin lang, binabati ko kayo dahil tonight maganda ang topic natin. So, sa mga ready na, ang topic natin tonight is how to build a lasting relationship sa network mo. So, sa mga excited na, gusto malaman, ang topic natin for tonight, say, type nyo na I'm ready. Hi, Marita Dugang. Kay May Viades, Singapore. Kamusta? Kay Filipina Garan. Sa OFW Go Home Project, shout out sa inyo from Joel Bora.
So, sa mga ready na, mag-start na tayo. At bago tayo mag-start, i-share mo na to sa wall mo. Okay, ang topic natin for tonight is how to build a lasting organization sa network mo. So, kung ikaw yung tipong na-attrition, kung ikaw yung tipong nalalagasan ng downlines, diba? Kung ikaw yung tipong downlines mo lumilipat. Matututo ka dito sa ano natin, pag-uusapan. Ganito yan. Okay, usap ko lang ang puwang ko. Alam mo ba na isa sa mga problem ng mga networker is magaling sila magpa-pay in. Sobrang galing. Mga speaker galing mag-pay in, galing magbaliw, di ba? Ang galing nila, kumbaga, talagang pa-payinin ka, present marketing plan yung product. Magaling. I mean, wala na akong kasabi sa sobrang galing. Pero, marami dahil sobrang galing, sobrang magaling magaliw, pero mahina naman sila sa keeping. Mahina sila sa building relationship. Okay? Sa totoo lang, alam mo, hindi mo naman kailangan masyado mag-team building, di ba? Pinaka-basic lang, pakitungan mo na maayos yung mga downline mo. Di ba? Aside sa pambabaliw, di ba? Dapat, pinapakitungan mo sila maayos. Extended family na ika nga, di ba? So, ito yung isa sa mga number one problem na maraming networkers, owners, leaders, top earners is magaling mambaliw pero hindi marunong mag-keeping. Hindi marunong mag-build ng relationship. Puro pagpapapayin lang inatupag. Puro baliwan lang, di ba? Puro pa-lifestyle, puro... Ganun lang. Kasi, yung isang araw nga, minamit akong dating networker. Sabi niya, networking? Baliwan lang naman yan eh. So, yun. Kasi, ayun ang tingin nila sa industry natin, baliwan lang eh. Pero sa totoo ba, baliwan lang ba talaga tayo? Kaya na makakasagot yan. Ako nang babaliw ako, pero hindi lang yun. Kasi kung puro baliwan ka lang, para kang tao na ano lang. Yung may kasabihan daw na ang lahat ang walang laman, maingay. Pero ang lahat ang punong-puno, mahimik. Okay. Kaya hindi ko naman sinasabi masama mag-ingay. Dito nga sa social media, kailangan maingay ka. Ang sinasabi ko lang, ba, hindi enough yun ang babaliwan. Hindi enough yung puro lifestyle. Hindi enough yung puro pay-in na lang, puro presentation. Ano. Kailangan marunong ka mag-keeping. Okay? So, yun yung isa sa mga biggest problem ng mga networker. Magaling mong baliw. Pero hindi marunong mag-keep ng relationships sa mga downline leaders nila. May kilala ka bang ganun? Meron ka bang upline na magaling mang baliw? Pero pag may problema na, hindi maasahan? Meron ka bang kaibigan sa network? O kaya, tingitingala sa network, magaling mang baliw. Pero pag nasa baba ng stage, hindi mo makausap. Diba? Alam mo yun, pag may problema ka, hindi maasahan. Or yung tipong, wala, puro pamambaliw lang ginagawa niya. Di ba? Ay, nakakatawa. Okay? Wala siyang pinagkaiba dun sa ano. Yung ganong klaseng attitude, wala pong pinagkaiba yun sa mga salesman. Na after bentang ka, bye-bye. Wala nang pakialam sa'yo. Ay, kumita na eh. Ayun po yung sa pinakamalang attitude na pwede mong gawin sa pag-network is yung puro pain ka lang, puro kabaliwan ka lang. Wala kang substance. Di ba? Para kang relationship na ano, na para kang mag-jowa na puro kakiligan lang inaatupag. Nung nawala na yung kilig, wala na, ayawan na. Okay? So, ngayon, dahil aware na kayo sa yun, ganong klaseng problema, puro baliwan lang, di ba? Na puro pay-in lang na hindi na bibuild ng maayos yung relationship na upline-downline, di ba? Kaya baka manirinig sa mga training eh, pasalamat ka sa apply mo dahil nirecruit ka. Diba? Kahit na hindi kayo nagkakaintindihan. Para sa akin, isa pong malaking kalokohan. Kasi, tanongin mo yung nagsasalita nun, kung sino mang speaker nagsasabi nun. Tanong mo sa kanya, pag ikaw ba i-apply mo, hindi mo kasundo, o baka may choice ka, aalis ka, lilipat ka. 100% sasabihin nila yes. Diba? Kasi hindi nila kasundo eh. Gusto mo ba yan, may kasama ka, araw-araw, hindi mo kasundo. Ang hirap kaya nun. Diba? So, make sure, diba, maging aware ka din sa problem ng mga networker na yun, which is, hindi puro pera-pera lang, puro baliwan lang. Diba? Kasi sige, nangyayari sa industriya ng networking, puro baliwan. Naalala ko dati, kaya rin ako na-dismay dati sa networking kasi puro nakikita ko speaker, puro baliwan, puro sasakyan, bahay, pera. Parang hindi mo na makausap na matino, parang hindi na tao. Diba? Kung hindi networking usapan, diba? Parang ayaw na. Ayun yung tinatawag natin na too much addiction to networking. Diba? Puro baliwan na.
So, ayun yung unang problem. Ngayon, before ako mag-proceed doon sa solution na yun para makapag-build ng lasting relationship, diba? Comment mo naman kung meron kang experience na gano'n na may nakasama ka, upline, or leader na puro baliwan lang na ginagawa. Pero pag yung, I mean, pag kailangan mo na, diba? Hindi maasahan, diba? Parang pinapiin ka lang tapos wala na. Okay, type mo naman. Tingnan na natin yung experience nyo para mapag-usapan natin. Bago na yung proceed doon sa next topic natin, okay? So sa mga kaka-tune in lang, di ba? Pindutin mo na yung share button para ma-share mo sa wall mo, sa groups nyo, o sa mga downlines mo para ma-educate din sila sa napakagandang topic natin for tonight, which is how to build a lasting relationship dito sa network mo. So, napapansin ko, dami nakaka-relate to. Tignan mo, ito, si CG Denta, dami, parang upline ko. Maganda yung comment ni Kyle, sabi niya, walang, wag lang puro hype, dapat may heart din, may puso. Tama, okay? Si Jennifer Antonio, sabi niya, nakaka-relate daw siya. Si Analu, agree. Si Hamsha, sabi niya, wala po sa amin, sa team namin, mga bali, pero maasahan talaga, hindi nagsasawa na mag-seek ng magandang opportunity. Tama. Okay. Si Wesley sa Jelan sabi niya, na-experience ko po yan, puro baliwan lang hanggang yung iba nag-quit. Correct. Yung baliwan, enough yan para makuha attention. Pero, yung para maging long-term organization, hindi effective ang baliwan. Diba? Bakit ka nasabi? May nakita ka na ba simbahan, nagbabaliwan sila sa loob? Hindi, diba? I mean, may relationship yung church na yung simbahan niya, kaya lasting sila. Up to now, nandyan pa rin. Si Marita Dugang, opo, meron din. Minsan sobrang tiwala nila, hindi nila minsan naiisip. Kahit leader na, kailangan pa rin ng konting pansin. Correct. Marinisa Manuel, sabi niya, meron po ako master ha, pagkatapos ng lahat, block niya ako sa FB. Si Aintes Gidoria, yung nag-invite sa akin, pinabayaan niya na ako, pero okay lang. Si Lizette, sabi niya, relate ako dyan, Sir Marco. Yan. So, anyway, marami akong nababasa dito. Maswerte ka kung yung upline mo, hindi lang puro hype, yung nakasundo mo rin, kasi sigurado, yayaman kayo magkasama. Okay? So, ayun yung ano, na-highlight ko rin sa inyo, isa sa mga problems sa industriya natin, networking, puro baliwan. I mean, kasi formula ng networker, mambaliw, diba? Para mga tao mag-pay in, diba? Okay yun, mababaliw din ako. Pero hindi siya enough for a long-term business. Parang ano yan eh, pag sinabing puro baliwan yung relationship, parang araw-araw lang kayo nagde-date, araw-araw lang kayo kinikilig. What if, ano na, reality na, wala na yung kilig, di ba? Mahal niyo pa ba isa't isa? So, maraming nakaka-relate. Okay? So, kung kaka-tunein mo lang, i-share mo to sa wall mo para mapanood ng mga iba at ma-educate din sila properly. Alam mo ba, sa ibang bansa, hindi sila nagbabaliwan masyado ng income nila o sakyan nila. Okay? Dahil, siyempre, yung sahod din sa ibang bansa, lalaki din, di ba? Kaya din na makabili ng sasakyan, kaya lang makabili ng bahay. Dito lang sa Pilipinas, mostly yung hype, malakas, di ba? Walang masama dun. Kailangan mo lang dagdagan ng konti pa. Aside sa hype, dapat meron ka rin ano, tinatanim mo relationship sa mga downlines mo. Hindi yung sa sobrang dami mong ano, downlines, hindi ka na nakapag-build ng relationship. Napaka ano pa rin yun, kumbaga mahalaga. Okay? So, sa mga ano na, excited para mapunta sa ating next na pag-uusapan, i-type nyo na, yes, I'm ready para sa part 2 na pag-uusapan natin. Teka lang, may nahanap lang ako sa akin. So,
Yan. Si Chris Belen, sabi niya, pure relationship, okay yun, di ba? Konti lang hype. Ano rin, tama lang, mimix mo lang siya, may hype, syempre. Yung vision nyo, 10 years from now, 1 year from now, gusto mo bang sasakyan, di ba? Ano bang plano mong bilhin pag kumita ka? Okay din yun. Pero dapat meron ka pa ng relationship. Okay. So, sa mga ready na, di ba? Ngayon, tuturuan ko na kayo para makapag-build ng ano, na magandang relationship dito sa, kumbaga, ano mo, network mo para maging long-lasting siya. Alam niyo ba bakit ano, kinikreate yung mga team building minsan sa mga companies lalo na hindi lang sa networking, ha, yung mga corporate, di ba? Kaya si team building para maging intact yung relationship ng mga tao, di ba? Para sa akin, okay yun, di ba? Ang mas okay is kung ikaw yung company owner, kung ikaw yung pinaka-head ng organization, ang pinaka-okay is just treat your people, di ba, as if extended family sila. Treat them fairly, di ba? Ayusin mo relationship sa kanila. Okay? Ganun lang, maging mabuting tao ka lang. Diba? So, bibigyan kayo ano, mga tips mamaya pa ano, anong pwede yung gawin sa team nyo o sa network mo para mabuild nyo pa yung magandang relationship na long term. Okay? So, anyway, isa sinasabi ko nga, going back, na so, meron tayong problem, which is yung puro hype. Pangalawa, magbibuild ka ng relationship sa mga tao. Tandaan mo, ang mga tao is tao mga yan. They need love and attention. Pag hindi mo binigyan ng attention ang isang tao, hindi mo binigyan ng love, tatampo. Hindi mo binigyan ng panahon, di ba? Lalayo ang loob. Ganun din, di ba? Maski sa magkakaibigan, pag hindi nakakapag-usap, hindi nakakapagtambay, lumalayo, di ba? Ganun din sa mga tao, di ba? Kaya kung company owner ka, kung top earner ka, di ba? Make sure na magkaroon ka ng attention sa bawat tao mo. Kasi remember, di ba, our business is built on people. Hindi tatakbo yung mga produkto nyo kung wala mga tao. Di ba? So, ano mang mahalaga? Produkto, marketing plan, o yung tao? Umili ka. Sabi nga nila, meron daw iba't ibang ano, ways pa nung i-drive isang company. Merong marketing plan driven na company. Sobrang galing na marketing. Lahat ng tao sumasali. Ang problem, what if may maglabas ng mas magandang marketing plan? Yari ka. Pangalawa, may mga company naglalabas ng malupit na products. Pero meron ba talaga malupit na products? Diba? Marami rin mga malulupit na products. Every year may nadi-discover. Every week may lumalabas na magandang product. Diba? So, kung malupit products mo last year, malamang nga hindi na siya malupit. Nasa iyo yun, diba? Pero kung analyze yung mabuti, ganun nangyayari. Pero yung pangatlo, yung pinakamaganda is yung relationship driven yung business mo. Diba? Kung mas maganda, i-incorporate mo yung tatlo. Maganda yung product mo, maganda yung marketing mo, tapos relationship driven pa yung business mo. Which means, yung ibig sabihin relationship, sumasali yung tao, hindi dahil dun sa product or sa marketing plan, but dahil sa'yo. Diba? Ikaw, sa personality mo, kaya maraming di ba minsan nakarinig ka na may story na hindi siya nagkakasunod apply niya, di ba? Bad trip siya after recruiting, wala na. Di ba? Marami kasi mga networker dahil mindset nila, pera-pera. Hindi na nila naisip mga tao nila. Which is hindi yung maganda, di ba? Marami pa rin nagsisimba, di ba? Naniniwala sa Diyos, pero love thy neighbor din nila magawa. Yung very basic rule. Okay, so merong mga ganun, product driven, marketing plan driven, and yung pinakamaganda, relationship driven. Maganda, meron kang malupit na solid na team, tapos i-drive mo yung company nyo na magandang product, magandang marketing plan, sigurado patok yan. Wala imposible kung meron kang solid na team. Okay? So, ayan yung part 2 ng pinag-usapan natin. Sa part 2, dito may tatlong klase, product driven, marketing plan driven, relationship driven. Anong gusto mo? Ako, gusto ko tong relationship driven. At the same time, product and marketing plan driven para malupit. Hindi lang isa-isa, di ba? Pwede naman lahat yun. Okay? So, yun yung part 2. Sa part 3, ituturo ko sa inyo yung mga pwede yung gawin sa team, di ba? Sa grupo nyo, para mapanatili nyo yung magandang healthy relationship. Okay? So, pero before that, di ba? I-comment mo naman right now kung ano yung na-realize mo dun sa part 2 na pinag-usapan natin. Okay? Comment mo, share mo naman sa loobin mo, di ba?
So sa mga kaka-tune in lang ngayon, I hope marami kayo natutunan. Diba kasi ang topic natin ngayon is how to build a lasting relationship sa network mo. So pwede mo to i-share sa wall mo, at the same time sa mga groups mo, sa leaders mo, para matuto sila lalo. Okay? Sabi ni Roji Giardo, mas maganda po na relationship over money talaga. Correct, parang sa pamilya, di ba? Ano mas gusto mo, mayaman kayo o watak-watak pamilya? Maganda, solid ng pamilya, tapos mayaman pa kayo, di ba? Sabi ni John Sherwin, solid team. Yan. Si Marita Dugang, na-realize ko po na dapat lahat talaga versatile ka. Correct, versatile ka. Hindi puro relationship lang, hindi puro product lang, hindi puro marketing plan lang. Dapat talaga holistic yun. Okay. Okay. Sabi ni Desiree Angao Deloso, relate ako dyan. Sana family turingan at tulungan dapat. Okay. Si Ron Sinka, mostly talaga sumasali ang isang tao pag magandang relationship mo sa kanila. Relationship business is network marketing. Tama. Pero marami kasi nakikita network, walang pakialam sa relationship eh. Di ba? Parang recruit-recruit lang. Di ba? Marami naman daw tao. Di ba? Tama sila, maraming tao. Pero ang tao-tao. Kailangan ng attention, kailangan ng pagmamahal. Kailangan mo sila bigyan ng time. Kailangan mo silang turingin bilang human being din. Di ba? Okay. So ayan, marami na ako ano. Nabasa na mga realizations. So sa mga ready na for part 3, yung tuturo ko sa inyo kung paano mo ano yung pwede mong gawin para kumbaga lalong gumanda relationship ng grupo nyo. Okay? Type mo naman na yes, I'm ready. So, sa mga ready na for part 3, mga pwede mong gawin para lalong gumanda relationship ng downlines mo, leaders mo, at maging lasting kayo. Diba? So, sa mga nagsasabi na, okay, so ano yung kailangan mong gawin? First, diba? Dapat meron ka ng team. Kasi, paano ka makapag-build ng long-lasting network kung wala kang team? Recruit ka muna. Okay? So, nakapag-build ka ng team. Pangalawa kailangan nyong gawin is you have to train together. Kumbaga, may training kayo, pinag-aralan yung negosyo, ini-develop yung sarili nyo together. Ibig sabihin, kung ano yung nare-realize mo, kung ano yung natututunan mo, i-share mo sa mga downlines mo, i-share mo sa upline mo, kung upline ka, share mo sa mga downlines mo. Diba? Kasi pag ganun, nagkakaroon kayo ng communication sa yung bago ka nare-discover, natututunan, diba? Do things together. Next, diba? You have to, nagte-training kayo, next na kailangan nyo gawin is dapat you have to somehow, di ba, may mga bonding. Okay? Bonding, example ng bonding, siya, manood kayo ng movie, tumambay kayo, kwentuhan lang, di ba? Mamasyal, hindi pong sabay-sabay kumakain, sabay-sabay nagmimerienda, di ba? Sa online, pwede mo gawin, meron kayong mga group chat doon, nagkwekwentuhan kayo. Ayun yung pinaka-bonding nyo. Diba? As a team. Okay? And last, yung pinaka-last, diba? Is, as a team,
para maging long term kayo, di ba? Dapat meron kayong goal. Kasi ang labo naman, puro kayo bonding, puro kayo training, wala kayong goal. So make sure na meron kayong goal. Hindi kasi pwedeng puro pamilya lang, magmamahalan tayo, pero wala tayong goal. Malabo yun. Diba? Dapat meron kayong goal. Na kung anong pupunta ng team nyo, anong kikitain nyo, anong kikitain mo, together as a team. Okay? Kasi marami iba na sosobran sa relationship, eh, wala namang goal sila. Wala silang nakukuhang mga achievements. Diba? Iba naman, puro naman business, puro pera-pera. Lumalayo na yung mga tao sa kanila. So, dapat, yung perfect ingredient ganun. Meron kang team, diba? Tapos, mag-training kayo sabay-sabay. Tapos, magkaroon kayo ng bonding, communication, diba? At the same time, meron kayong goal. Doon lang umiikot yung ano nyo. Kaya nga kayo nag-negotiate. Dapat kailangan nyo kayo kumita. Okay? Kasi may iba, madalas sinasabi lang, puro training, hayaman tayo. Ah, okay. Hayaman, iba naman. Ano lang tayo, bonding tayo, family tayo. Tama, diba? Diba? Iba naman. Hindi, pera-pera lang tayo, pumasok tayo negotiate. Hindi, dapat, ano yun, incorporated siya. Meron kayong bonding, meron kayong training, diba? Meron kayong goal sa team na ina-achieve nyo. Kasi pag ganun, mas maganda. Diba? Pero syempre, may mga times na talaga meron kayong hindi makakasundo sa network mo. Wala tayong magagawa sa ganun. Diba? Pero ikaw, as an upline, mag-reach out ka. As an upline, kumbaga, hindi ikaw yung ano eh, aakyatin eh. Dapat, makikibond ka rin sa mga downlines mo. Pero syempre, minsan, sobrang lalim, hindi mo na maano. Hindi mo na kumbaga, ma-reach lahat. Okay? Pero, ang pinakamalaga, do your best. Kung sino lang kaya mong tulungan, sino yung abot na makakaya mong pwede mong, kumbaga, ma-train, ma-educate, ma-bonding. Do your best. Kasi ako, nahirapan din. Dahil sobrang daming downlines din. Pero at least, do your best. Diba? Ayun yung gagawin. Okay? So, ayun. Type mo naman right now kung ano may na-realize mo doon sa part 3 natin. Diba? Ano yung mga comments mo, i-share mo siya. At kung kaka-tunein mo lang ngayon, diba, maganda yung topic natin, which is how to build a long-lasting relationship dito sa network business mo. Okay? So, yan. Comment nyo naman. Si Tess Gedoria, sabi niya, you're the best. Salamat po. Okay. Sabi ni Roji Jarjo, mostly lahat ng tumagal na members is may na-realize talaga. Ang kadalasan na na-burnout ay mga taong na-hype lang. Correct. Sabi ni Marita Dugang, oo nga, idol. Pero I'm so glad. Kasi lahat ng sinasabi mo, ginagawa na po namin sa Team Unstoppable Alliance. Woo! Power! Si Fatima Isel, yes po, grabe, nakakalate po ako. Si Alicia Yuste, tama, upline, dapat balanse. J. Chris Genota, ang lahat ng sobrang nakakasama, dapat tama lang. Yes. Tama, set goal for team. We are on the right track. Thank you, idol, sabi ni Marita. Jennifer Antonio, daming learnings. JC Marasigan, dapat holistic approach sa network. Yes. Yan, diba? So, ngayon, yan, maraming pala kayo natutunan na realize. I hope yumaman kayo lalo, diba? Bukas na pala yung training ko sa Brightest Days. Sa mga nahirapan mag-recruit, makipag-usap, natatameme sa prospect, yung pagwala ng script, nahirapan na, or kaya hindi marunong makipag-usap sa tao ng tama, di ba? Tinuturo ko sa 3-day show sa Brightest Day. Kung hindi pa alam ko ano yon, check mo yung website ng bnetworking.ph o sa page na to, nakapost naman doon, o pwede ka mag-PM, di ba? Dito sa page na to, o PM mo si DM Shop, no? O ako, para makasami ka bukas. Kasi ang next training ng Brightest Day is sa June na. Diba? Pero next month, meron ako sa Davao. Tapos, buti ka pa bumibili ng libro ko. Oras na para bumili ka. Dahil doon, pwede mo siya magamit sa network mo. Para mabilis mag-duplicate. Okay? Tapos, March 26-27, kita-kita tayo sa ANSE 2017, Asian Networkers Convention Expo. Isa ako sa mga speakers doon. Kasama yung mga international naman networkers, di ba? Kita-kita tayo doon. So, ayun lang. Ano ba ako nakalimutan? Wala naman siguro. So, sa mga book holders, nakuha ko sa'yo, nanonood ka ngayon, ha? Make sure meron kang libro. Hawak mo. Dahil may surprise ako.
Hintayin nyo lang. Make sure meron kang lipunan. May surprise ako sa mga book holders. So, yun lang. I know marami kang natutunan, di ba? I-share mo to sa lahat ng downlines mo, sa mga friends mo na sa networking, di ba? Sa mga nakilala mo na nahihirapan mag-build ng long-lasting organization or sa mga apply mo makukulit, di ba? Gusto mo silang ma-open up yung mind nila. Panood mo to, okay? So, alongside making money, I decided to make a difference. This is Marco Mallari. I'll see you again next time. To Sabihan Networking. Bye!